Hello everyone! Nandito na naman po ako, ang inyong probinsya ng kusinera. Ito pala ang aming ulam, adobong manok at gulay. Itong gulay mga guys, hindi ko na lang po hinaluan ng ibang mga rekado, kundi ginisa mix lang po at nor cubes. Kasi mayroon na po ako nilotong adobo, kaya sapat na po ito. Ayun po yung adobo ko. Bali ka partner lang po niya ang gulay. Masarap talaga sa adobo yung medyo tuyo. Hindi pa po loto ang aking kanin kasi kasasain ko lang. Ang ganda ng bracelet ko nga nabili ko sa Lazada. Ito na guys, loto na po ang adobo at gulay at kanin. Kain na po tayo. Thank you Lord sa mga pagkain at sa mga blessing. Ang gusto ko talagang loto sa gulay ay ganito lang, simpleng gulay lang po. At partneran nyo po ng adobo. Naku, napakasarap. Napakasarap po ng kalabasa. Manamis-tamis. Kasi medyo bata pa po ito. At ito namang chicken. Tuyuan po at wala ng sabaw. At may corned beef pa po ako natira kanina. Dinagdag ko na lang po sa ulam ko. Sayang naman po. Bawal magtatapon ng pagkain. Maraming bata ang nagugutom. At pagkatapos ng aming almusal, ito na naman ang pangalawang almusal namin. Kasi kanina hindi ako nakakape. At ito palang pinaglagaan ng okra. Sabi nila gamot daw yon sa sakit ng tiyan. Ito guys ang aking okra. At yung toyo na galunggong. Masarap po ito. Partnera ng kamatis. Lalo na po pag tostado ang pagkaloto. At itong kanin ko na natira kanina. Ewan ko ba guys, madali lang po ako magutom. May nakatira yata sa tiyan ko. Masarap naman talaga kumain, lalo na pag ganitong ulam. Kaya yung mister ko sumusuko na sa akin. Wala na daw siyang pagpakain sa akin. Payag naman po ako, maghiwalay kami. Basta, suporta lang siya sa mga anak ko. Kain ulit tayo mga guys. Hindi po ako tumataba kahit anong gawin kong pagkain. Kahit malakas naman akong kumain at magana. Buyag po, porya usog. Maniwala po ba kayo sa kasabihan na dito daw sa mundo hindi lang tayo ang nakatira. Mayroon talagang mga nilalang na hindi natin nakikita. Alala ko tuloy yung sabi ng tatay ko na may engkanto daw sa puno ng Baliete. Pagkatapos na naman ang aking kainan, nagluluto na naman po ako dito ng saging. Itong saging mga guys ay hinaluan ko lang po ng harina. Ito na pala ang naluto ko. Kung sino magugutom ay pwedeng kumain. At pagkatapos ng aking maruya, nagluluto na naman po ako dito ng chicken. Itong gusto ng aking mga anak, ang pritong manok. Lahating kilo lang po ito mga guys. Ayun, luto na ang aking pritong manok at kumain na pala dito ang aking anak. Thank you Lord uli sa pagkain at sa mga blessing na binigay niyo po sa amin. Ang importante talaga yung magandang kalusugan. Ito pala yung gusto ko ngayon na kainin. Kalabasa po ito mga guys at nilagyan ko po ng sardinas. Kunti na lang po ang natira. At may meatloaf din pala ako dito nga natira din. Kakainin ko na lang po para hindi masayang. Dahil gusto pa po ng anak ko ng meatloaf, kaya nagluloto na naman po ako dito. Dalawang can lang po at hiniwa-hiwa ko ng ganito kalaki. At tamang-tama, luto na pala ang aking sinaing. At nagluloto pala dito yung anak ko ng munggo. Habang kanina po naglalaba ako, hindi ko pala namalaya, nagluloto na pala yung anak ko ng munggo. Kaya ito na lang idagdag namin sa munggo, yung meatloaf. Yung meatloaf mga guys, binalutan ko po ng harina para hindi siya magdikit-dikit. Dahil wala po akong itlog na binili, kaya harina na lang po. Masarap sa loto nito, itostado. Simple lang po ang ulam, basta bagong loto ang kanin. Masarap na po yun para sa amin. Habang kumakain po ako, ikikwento ko po sa inyo ang karanasan ko dito sa Manila. Kung paano ako nakarating dito. Dahil laking probinsya po ako. Flex ko pala sa inyo ang munggo na nilagay ko sa baso. Dahil wala na po kaming yahong, puro hugasan.
At tiyatamad po ako maghugas mamaya na lang po pagkatapos kong kumain. Alam niyo mga guys, 16 years old pa lang po ako ay lumuwas na po ako dito sa Manila. At sumama na po ako sa aking ate. Sa totoo lang po, dito na po ako nagdadalaga. Kasi pag alis ko po galing province, batang bata pa po ako dati at walang alam. Aminin ko sa inyo mga guys, pumasok po ako bilang kasambahay. Tapos mga Chinese po ang aking mga amo. Naku, grabing higpit po sila sa amin. Siguro sa isang buwan, isang beses lang po kami palalabasin. At hindi pa po sabay-sabay. Isa-isa lang po. Siyempre ako dati walang kaalam-alam dito sa Manila. Kaya hindi talaga ako lumalabas-labas. Yung ate ko lang po ang panaylabas. Ako ang naiiwan sa bahay. Nakalabas lang po ako nung nagdedebo na po ako. Sinundo po ako sa isa kong ate. Nga nagtatrabaho din nga sa bahay. Magkahiwalay lang po kami ng baryo. At kumain po kami sa Jollibee. Jollibee lang po ang handa ko nung time na yon. Nung nagdedebo po ako. Ako kasi ay simple lang ang pangarap ko sa buhay dati. Na makalabas at makasweldo kami. Para may pampadala kami sa magulang namin. Kahit sa mura kong edad mga guys, ay nakatulong na po ako sa amin or sa magulang ko. At sa edad kong 16 years old, ay naranasan ko na po ang hirap ng buhay. At siya nga pala mga guys, magluto na naman ako dito ng pansit. Itong pansit po ay yakisoba. Haluan ko lang po siya ng mga gulay para kahit paano may sustansya naman. Kasi alam naman natin, ang pansit Canton ay wala talagang kasustansya-sustansya. Kaya tayo na lang po ang mag-adjust. Dahil gustong kumain ng mga anak ko ng pansit Canton, kaya ito ang ginawa ko. Nagluto muna po ako dito ng gulay. Pinalambot ko muna ito. Tinakpan ko po para mabilis siyang makulo at mabilis po siyang maluto at lumambot. Medyo matigas pa po ang carrots. Gusto ko kasi naluto ng gulay ay hindi masyado malambot. At nag-init na din ako dito ng tubig. At sa paglalagay ko po ng tubig, sinabay ko na po yung pansit Canton. Para sabay na po silang maluto pagkulo ng tubig. Ayun mga guys, hinuhulog ko na po ang pansit Canton. Dalawa lang po ang niloto ko. Sapat na po yun para sa amin. Hindi ko po hinahalo dito yung sauce. Ito lang isa nga may carrots. Kasi yung yakisoba parang ang sauce po niyang isa ay carrots. O mga gulay. At nilagay ko na pala dito ang niloto kong mga gulay. Halo-halo po ito. At kumulo na din ang niloto kong pansit Canton. Halo-haloin ko lang mga guys hanggang lumambot po ang Canton. Maganda kasi sa Canton ang tama lang yung pagkaluto. Ayun guys, luto na po ang ating pansit Canton. Tinanggalan ko na po siya ng tubig para mailagay ko na din dito yung sauce. Yung sauce po niya mga guys, yun pong gagamitin ko panimpla. Kahit dalawang piraso lang po ay marami na po ito pag nahaluan na po ng gulay. Inilagay ko na po yung mga sauce. Pero minsan lang po ako magluto ng ganitong ulam. Kasi ang gusto ko talaga ay pure na gulay. Pasensya na pala kayo sa maingay na paligid ko. Kasi marami pong bata dito nga kapitbahay namin. At ganitong oras ay naglalaro po sila sa labas. Kaya hindi talaga maiwasan ang ingay sa paligid. Dahil nahalo ko na po ang mga sauce, isusunod ko naman po dito ang gulay. Itong gulay mga guys, nagpapasarap sa pansit kanto natin. Sapat na po ang aming ulam. Dahil tulog pa po yung anak ko, ay nilagyan ko na lang po siya sa baunan. Nilagyan ko siya ng konting pansit Canton at kanin na may kasama pang manghuan. Ganito lang kasi karami ang mauubos nila. Lalo na po pag merienda. Kunti lang po ang kakainin nila. Kain na tayo mga guys. Ito pala yung pagkain ko, kamuting kahoy. Hinahalo ko po sa kanin. Hanong nagsasaing po ako ay nilalagyan ko po ng kamote sa ibabaw. Siyempre yung ating pansit Canton na with gulay. Kain na tayo mga guys. At hindi mawala-wala ang munggo nga natira ko. At siyempre kape na naman.
itong kape ko mga guys ay hindi masyadong matapang. Nescafe stick po ang ginamit ko at konting gatas. Kaya okay lang po na 3 times hindi magkakape. Bye bye!